Yo, what's up? Yo, my name is PJ and welcome to my YouTube channel. So, in today's video, pag-usapan natin itong mga Poco X 3 na mga tips. And, yun, pag-usapan natin for today kasi chinek ko yung settings ko and yung storage ko. Imagine that yung sa other na file, may others doon, umabot siya ng 12 gigabytes. So, ano kaya yun, di ba? So, yun yung pag-usapan natin. Ano tong 12 gigabytes na ito na nag-occupy doon sa internal storage natin and paano natin siya i-delete or paano natin i-maintain na malesen yung mga files nandoon sa other, di ba? Other 12 gigabytes. Imagine that itong nabili ko is just 64 gigabytes. So, yun, medyo maliit yung internal storage natin. But in today's video, yun yung pag-usapan natin is paano natin, di ba, ma-lessen yung space doon sa other. So, yun. So, i-check nyo yung settings ninyo. Makikita nyo dito sa about phone. There. And sa storage, ipansin nyo, 55.7 gigabyte over 64. So, yun, medyo puno na yung internal storage natin, di ba? So, eto, pag i-click yan ninyo, i-tap ninyo, you will see here, dun sa pinakataas ha, siya pa yung pinakataas na other, may nakalagay dyan na 12.82 gigabyte. So, ano kaya tong 12.82 gigabyte na ito? Napakalaking space, di ba, na na-occupy niya. So, yun, I did some research, oh, yun na, research. So, paano ba madi-delete or malalesen tong 12 gigabyte na ito? First of all, yung number one talaga dito is it could be your mga deleted ninyo na mga pictures or mga deleted na videos na nandun pa sa temporary storage niya or sa recycle bin. So, yun yung unang i-delete natin. So, all you need to do is, yun, punta kayo dun sa photos ninyo. Yan, photos. Yun, photos. Okay. Ginagawa mo. Sa Google Photos. San ba yan? Ginagawa mo. Okay, sa gallery pala. So, yan, sa gallery tayo pupunta. Ito. I-click, i-tap nyo yung gallery. Yan. And then, dito kayo sa albums. Then sa trash bin, kita nyo yung sa pinakababa, may trash bin dyan nakalagay. I-tap yan ninyo. There. So as you can see, 2.54 gigabyte yung deleted items. But nandito pa siya sa trash bin natin. Kasi pwede nyo actually, nakalagay dito, up to 30 days, pwede nyo siyang ibalik or i-undelete ninyo, i-unerase yung mga files na kagaya na ito, yung mga pictures. So, i-check nyo yan if hindi nyo na kailangan yung mga pictures na yan. Diba? Madami na kayo nakuha na pictures or na-upload nyo na dun sa social media nyo and you don't need that occupying dun sa cellphone ninyo. I-tap nyo lang itong clear all. Yun. So, 2.54 gigabytes. All photos and videos will be deleted permanently. So, you won't be able to restore them. So, delete anyway. So, yun. I-tap nyo yung delete. There you go. So yun, zero na yung trash bin natin. So yun yung number one, yung trash bin. So iti-check ulit natin. Let's see kung kumusta yung space natin. If, there you go, di ba? From 12, naging siyang 10 gigabytes. So ano naman tong remaining 10 gigabytes na naka-store dito? So yung second, actually, yung second dito na naka-store dito sa ating other folder dito sa internal data is yung mga tinatawag natin na cache files, di ba? Cache, C-A-C-H-E. Yon, cash ang pagbasa nun. Hindi cash na money, but cash na yung mga temporary files. So these are, for example, pag nag-open kasi tayo ng ating browser and yun, may visit tayo ng website, may mga files dun na nag-interact kasi yung Chrome, for example, yung Chrome natin, nag-interact dun sa website. So yun, there is exchanges of files, kumbaga. So may mga dina-download yung browser natin na mga yun, temporary files, kagaya ng mga multimedia, yung mga thumbnails, for example, mga thumbnails, yung mga scripts, yung mga text, yun, mga multimedia na files, i-download niya, i-store niya temporarily so that next time na mag-visit kayo dun sa website, yun, for example, nag-visit kayo sa www.pjong.com, yun, pjong.com. So yun, first time yung nag-visit doon, may mga linoload siya or dina-download ng mga temporary files so that the next time you visit there, yung pjong.com, yan, visit kayo doon, yun, mas mabilis na siya maglo-load. So, yun, sa mga browser ninyo, and it could be then, number two is yung YouTube ninyo. For example, nagbabrowse kayo ng files, madaming videos sa YouTube, may dina-download din siya ng mga thumbnails or yung mga preview ng mga videos or mga text. So, nandun, may mga cache na files doon sa YouTube, and yung mga ano din, yung mga games natin, for example, Mobile Legends, so, install kayo ng Mobile Legends, PUBG, yun,
matakaw doon yun mga may madaming files yun na dinadownload na nandito sa other. So, paano ba natin i-delete yun? So first, pupunta lang kayo sa settings and then may mga apps doon. Pwede nyo actually, pwede nyo nga isa-isahin, di ba? So you can go to settings and then dito tayo sa apps. Ito, kita nyo dito. I-click nyo yung apps and then manage apps ninyo. So, iisahin natin, I mean. So, yung matakaw talaga dito is usually yung Chrome. For example, yung Chrome. Pag madami kasi tayong binivisit, makikita nyo dito sa storage dyan. I-click nyo, i-tap nyo yung storage there. So, makita nyo dito may ano siya, may user data and cache na files na 438 MB there. So, yun. Pwede nyo i-clear data. So yung cache lang yung i-clear natin, hindi yung user data, because important yung user data, doon yung naka-store yung for example, ito i-click niyo tong clear data there and then clear cache nyo so that ma-delete yung mga temporary files. Mga temporary lang to, so you can actually delete it. It could be yung mga thumbnails, yung mga na-visit nyo na website. So ito, clear cache. Yun, cache. Yun. Okay. There, so 438 MB. So nakasave na kayo ng 438 MB. And ano pa yung mga matatakaw dun sa mga storage na yun? For example, YouTube. Check natin yung YouTube natin kung ilang cache na yung ano na dito. So there, i-click na lang yung app na YouTube and then you will see here clear data sa baba, there. So clear cache or clear all data. Yung clear cache lang yung i-clear natin because yung mga clear all data, nandun yung mga settings natin. Kumbaga dun sa mga YouTube settings natin, ma-erase yung lahat yung login details natin. So ma-erase yun pag clear all data. So dito lang tayo sa clear cache, there. Clear cache, okay. So yun, na-clear na yung cache niya. So yun, as you can see, yung cache niya, 213 KB na lang. There. So mag-check pa tayo. For example, sa tingin nyo, ano yung mga malalakas sa kumain ng inyong space? Si Lazada, check natin kung malaki ba yung cache ng Lazada. Check, i-click yung storage and then you can see here cache 98 MB. So pwede nyo i-clear yan. Clear data and then clear cache. Clear cache, okay, yon. So there, na-erase na. So yon. So pwede nyo isa-isahin actually, or you can actually use yung phone natin kasi may cleaner naman siya. For example, doon kayo sa balik kayo dun sa about phone and then dito sa storage there. Then sa baba niyan may ano naman diyan, may etong option na deep clean or etong clear. Pag press niyo tong clear there, so yun matitrace niya kung ano yung mga cache files. Yun, for example, ito 531 MB, mga residuals, mga memory. So yun, clean up 0.96 GB, so pwede niyo din dong gawin there. But minsan kasi hindi niya yung ibang apps, hindi niya makuha doon. So, I suggest na pwede niyo din isa-isahin talaga yung mga apps na sa tingin niyo matatakaw doon sa pwede siya mag-store or yung madalas niyo ginagamit pang browse, ganun. Most probably, nandun yung ating problem. So, there. Check natin. So, 9 GB na lang siya. Kanina 12. So, may 9 GB pa siya na other storage. So, ano kaya to? So, it could be yung mga games natin, for example, Mobile Legends, PUBG, or Genshin Impact, yun talaga yung malalaki na mga, may mga user data kasi doon na naka-install dito sa ating internal storage. So, yung pwede natin gawin actually is, pwede nyo i-uninstall. Actually, i-uninstall nyo yung mga apps, may mga user data kasi na nandun sa mga apps na hindi nyo ginagamit. For example, hindi na kayo nagpa-play ng Genshin Impact or
PUBG, hindi na din kayo masyado nagpa-play ng PUBG. So, pag tinignan nyo kasi dito, balik tayo sa settings and then apps. There. Sa apps, i-check natin yung Genshin Impact kung ilang gigabytes ba yung ginagamit niya sa ating internal storage. Ito, Genshin Impact, 10 days ago ko lang siya. 10 days ago ko pa siya nagamit, so hindi ako masyadong nag-play ng Genshin Impact. So pwede ko i-uninstall ito. So as you can see, ito may user data siya na 9.10 gigabyte. So most probably, ito yung reason kung bakit may others pa doon na 9 gigabyte. So i-clear all data natin or i-uninstall, pwede din. There, so yon, na-clear data na siya. So yung mga settings ko doon sa Genshin Impact, yung login ko, yung mga changes ko doon is yung character ko probably wala na doon. So yon, at least na-delete natin yung user data noon, na-delete natin yung space. So i-check natin yung ating other. Hindi ko din masyadong hindi naman din tayo masyadong nagigenshin impact. So as you can see there, yung other natin is 91 MB na lang. So yun lang yung actually yun lang yung mga reason kung bakit may space dun sa other, yung deleted, yung trash bin, yung pictures natin, yung mga cache files, yung mga temporary files dun sa mga browser natin, sa Chrome, sa YouTube, and yung mga user data natin sa mga games natin, kagaya ng Genshin Impact, Mobile Legends. So, malaking space yung kinakain nyon. So, I suggest if gamer kayo, if mahilig kayo sa mga games, yung kunin nyo na internal storage is yung malaki na, because hindi nyo matra-transfer kasi yung user data doon sa internal to SD card. So yun lang yung problem doon. If Genshin Impact, kita nyo 9GB na yung ino-occupy niya sa internal storage natin. So 64GB na yung internal storage na nabili ng Poco X3 natin. So yun, i-delete na lang natin yung game na yun, because hindi naman tayo masyado nag-play. So yun lang yung video natin for today, di ba? Yun. From 12GB na internal storage dun sa other, na-delete natin, iniisa-isa natin pag-delete yung mga trash bin, yung mga cache files. So, yung ano din, yung user data ng Genshin Impact, or pwede din i-uninstall na lang ninyo yung mga ibang apps na hindi nyo ginagamit. So, yun lang yung video natin for today. My name is PJ. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, subscribe kayo, hit the like button, comment down below if may mga tanong pa kayo tungkol dun sa mga about Poco X3 or anything under the sun. Comment down below. Thank you for watching. I'll see you again next time.